Saka ba sa nagtataka kung bakit nakakaltasan lang iyong GCash or bank account? Baka isa sa dahilan dito ay nakasubscribe ka sa isang apps. At kung nakasubscribe ka sa isang apps, ay automatic kinakaltas every month sa iyong GCash or bank account na nakalink sa iyong Google account. Gusto mong malaman kung nakasubscribe ka sa isang apps at paano ito i-cancel? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na ito. Pero bago lahat, kung gusto mong ganitong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. At pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel, Brian Sides. Una, punta rin ng Google Play Store. Once na sa Play Store na tayo, dito sa may upper right side, yung my profile picture natin, pindutin lang to. Then, pindutin itong payments and subscriptions. Pindutin lang tong subscription. Ayan, so dito lalabas lahat ng apps kung saan ka nakasubscribe. So sa akin ay meron kong subscription kay IPTV Smart Player. So nakalagay dito sa taas ay active. So paano natin tanggalin to? So ang gagawin lang natin ay pindutin lang tong application na to or yung IPTV Smart Player. Ayan, so nakalagay dito ang details na upcoming charges starting February 26. So primary payment method, so ginamit dito ay GCash. So nakalagay yung GCash number ko dito. Dito sa baba makikita mo dito ang cancel subscription. Ang gagawin lang natin ay pinutin lang tong cancel subscription. What's making you cancel? So, I don't use this service. So, kayo nang bahala kung anong gusto nyong dahilan kung bakit kayo nag-cancel lang subscription. Ang pipiliin ko dito ay, I don't use this service enough. Then, pagkatapos, pindutin lang tong continue. Then, pindutin lang tong cancel subscription. Ayan, subscription canceled. Hindi na siya automatic magkakalta sa ating GCash account once na na-cancel na yung subscription.